Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Leo Santa Cruz tungkol sa magiging laban ni Errol Spence versus Danny Garcia. Ito ang makakalaban ni Tank Davis sa October 24. Magandang laban ito mga tol, dito masusubukan si Tank Davis. Masipag sumuntok itong si Leo Santa Cruz, hindi pwede ang tatamad-tamad sa loob ng ring. Kung magkamali ng kamada si Tank Davis, malaki ang tsansa na makuha ni Leo Santa Cruz ang panalo. Nakataya dito ang dalawang titulo sa magkabilang divisyon, regular WBA sa lightweight at ang super WBA sa junior lightweight. Sa kabilang banda, nagbigay ng sariling opinion si Leo Santa Cruz tungkol sa magiging laban ni Errol Spence. Malakas daw ang patama ni Danny Garcia, mas mabigat ang suntok nito kumpara kay Sean Porter. Kung matamaan daw ng solid si Errol Spence, siguradong may kalalagyan. Huwag daw maliitin ang lakas ni Danny Garcia dahil makakita ng between sa langit ang tatamaan. Malakas din daw si Errol Spence mga tol, pero galing ito sa isang aksidente, kaya hindi pa sigurado kung walang nagbago sa galawan. Magiging maganda naman daw ang laban dahil parehas na hindi pa natumba sa loob ng ring. Maglalaban na po ang dalawa sa November, kaya abangan po natin. Sa kabilang banda naman, Kit Thurman walang balak umakyat ng divisyon. Matatapos daw ang karir niya na lumalaban sa welterweight. Ito daw ang divisyon na minahal ni Kit Thurman dahil dito galing ang mga legendary champion. Tatlong taon pa daw ang kailangan bago maisip ni Kit Thurman na magretiro sa boxing. Pero depende daw ito sa magiging sitwasyon. Gusto niya bumalik sa pagiging champion, nagkaroon daw ito ng injury kaya hindi na siya tulad ng dati kung lumaban. Ginagamit na lang daw niya ang utak at diskarte sa mga laban niya, magbibigay pa rin daw ito ng magandang bakbakan. Naniniwala si Kit Thurman na kaya pa niya manalo ng isang titulo, makakabalik pa daw ito sa pagiging number 1 sa welterweight division. Sa kabilang banda naman, sumuko na rin si Bob Arum. Nagdadasal na ito na sana matuloy ang laban ni Pacman versus Terence Crawford sa susunod na taon. Ngayon pa naghahabol si Bob Arum mga tol, concerned ba talaga ito kay Pacman? Matatandaan po natin, sinabi niya dati, natatakot daw siya baka magkaroon ng brain damage si Pacman kung matamaan ni Terence Crawford. Matanda na daw ito, baka maalog ang utak kaya hindi niya pinapalaban si Crawford. Pero ngayon gusto na niya labanan dahil naniniwala si Bob Arum na matatalo si Pacman. Ito ang malaking tsansa para umangat ang alaga niya na si Terence Crawford. Sa kabilang banda naman, Canelo Alvarez, naghahanda na ito sa laban kasama si Ryan Garcia. Hanggang ngayon wala pang malinaw kung sino ang kalaban ni Canelo Alvarez. Ayon kay Oscar De La Hoya, hinahanapan pa rin ng kalaban. Kailangan na daw ng isang superstar sa mundo ng boxing para magbalik ang mga dating audience.